Gulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Sa Bunyog Pagkakaisa public page at sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa at sa Ensorecto page. Ayan po mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin. Simple pong binoboljak ni Amy Marcos ang kanyang kasinsin. Ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Alam nyo, itong si Amy Marcos hindi natin maintindihan eh, no? Pero ito pong si Amy Marcos ay naglalaro ah, sa kila Duterte, no? Mukhang ito ay kampi kay Sara Duterte, no? Sa mga Duterte, at mukhang tinatabla niya ang kanyang pinsan. At syempre kahit ang kanyang utol at lalo na ang kanyang hipag, no? Kaya nga tignan natin, mananaig ba dito kay Amy Marcos ang sinasabing kasabihan na blood is thicker than water. O, di ba? Pero ang alam lang natin, ang mas malapot sa kanila ay ang kanilang kakapalan. So wala naman tayong kinakampihan sa away at boljakan ng mga Marcos, Romualdez laban sa mga Duterte. Kaya nga sila Rodrigo Duterte, Mangkanor, talaga nagwawala na, di ba? Sila Inday, sila Polo. Joint force na itong mga Duterte. Ha? Binabanata na itong si Martin Romualdez. At indirectly, hindi direkta, si The Junior binabanata na din. So alam natin yan, ano? Ngayon, etong si Amy Marcos, ano to eh, kumbaga Joker. Hindi mo malaman kung saan tataya. Pero sa nakikita natin, mukhang ito ay simpleng bumoboljak sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Dahil nga sa nangyari na sinasabi ni Amy Marcos sa kanyang live vlog, no? Sa hindi pala vlog, hindi natin alam kung vlog ba yun or isang palabas sa telebisyon, sa social media, sabi niya ay nayayanig na ang mga congressman. Nayayanig na daw ang mga congressman. Ano? Marami kasing mga pasabog pa-epektong si Rodrigo Canor Duterte laban sa House of Representatives. So, nayayanig na daw ang mga congressman. Ano? May mga nagli-leak daw na GC. May GC pala mga congressman. Ano? Eh tayo naman, wala tayong kinakampihan. Alam naman nating mga buhaya yan. Kaya lang itong si Amy Marcos, bakit kaya tinitira niya ang kanyang pinsan? Mukhang talagang umaambisyon din si Amy Marcos, no? Umaambisyon. At mukhang ano eh, ang nakakakuha talaga ng benepisyo sa administrasyon ng kanyang kapatid, ha? Ng kanyang kapatid na si The Junior, ay ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Kumbaga ang nangyayari, itong si Amy Marcos, nae-echapuera, ha, sa administrasyon ng kanyang kapatid, ng kanyang utol. At isa pa dyan ay talaga namang ano eh, kitang-kita naman yung hindi sila close ng kanyang hipag na si Lisa Araneta. No? Ayan, ngayon, ikaw Amy Marcos, wala kaming pakialam sa inyo, sa mga away ninyo, pero kung may alam kayong kabulukan ng mga buhaya, bakit hindi nyo i-bulgar? So nakikita natin ang interest nila eh. Kung nag-aaway-away sila, nagbubulgaran sila ng baho. Pero kapag sa panahong magkakasundo ang mga trapo, kampi-kampihan ito. So yun ang lumalabas ngayon at sana makita ito ng taong bayan. Walang pakialam ang mga kagaya ni Amy Marcos sa kabutihan ng bayan. Nagtitirahan lang yung mga yan kasi nagkakabulgaran ng kanilang mga baho. So dati, unitives, nagkakaisang magnanakaw, nagkakaisang mga buhaya. Ngayon, nagkakagatan. Ang ginagawa lang ni Amy Marcos, siya ay joker. Ano yung joker? Siya ay naglalaro. Hindi mo alam kung ano talaga ang kanyang tatayaan. Pero sa ngayon, nakikita natin, siya ay talagang simpleng bumoboljak sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Ewan ko kung anong source ni Amy Marcos dyan. Diyan sa mga congressman daw na naliligalig na, no? Ha, nayayanig, ha? Ano bang nayayanig dyan? Ha? Kung may alam kayo mga pagnanakaw ng mga buhaya, bakit hindi nyo ibulgar kung talagang para kayo sa taong bayan? Dahil kung totoo kang lingkod bayan, Amy Marcos, ha? Ibubulgar mo ang baho ng mga buhaya na kagaya mo rin, ha?
ng mga buhaya, ng mga magnanakaw, ibubulgar mo yan no matter what. Kasi tunay kang lingkod bayan. Kung totoong lingkod bayan ka, hindi ka lingkod bayan eh. Ikaw ay isang trapo, ikaw ay isang politikong mabaho na kagaya ng pamilya mong mabaho. Kagaya din ng kinakampihan mo ng mga Duterte. So nag-aaway-away kayo para sa inyong sariling kapakanan. Kung yan man ang ambisyon, ano man ang ambisyon ni Amy Marcos sa politika, ay talagang nakikita na wala naman talaga siyang pakialam sa ginagawang masama ng mga politiko. Nagbabaratan sila dahil sa kanilang pagkakampi-kampihan. Hindi dahil sa kinakampihan nila ang ating bayan, no? Yun lang ang ating masasabi dyan kay Amy Marcos na talagang simpleng bumaboljak sa kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Ang ugat naman ng away ng mga politiko na yan, ng mga trapo na yan, nila Inday Takaw, nila Rodrigo Canor Duterte, nila Polong, laban dito kay Romualdez Marcos, ay kwarta ng bayan, na yung kwarta ng bayan, pare-parehas namang hindi sa kanila yan . Yung kwarta ng bayan ay para sa mamamayang Pilipino, pag-aari ng mamamayang Pilipino, hindi ang kwarta ng mga politiko. Pero itong mga buhayan na to, nag-aaway sila na akala mo, ang kwarta ng bayan ay pag-aari nila. So muli, ito si Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page, Bunyog Pagkakaisa YouTube channel at sa Enzo Recto page. Tayo'y napapanood, ano, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.